yung kahit na anong ginagawa na ng partner mo sa'yo, eh wala ka man lang kare-reaction. Hindi ka nagsasalita, hindi ka nagmumoan, para kang tuod. Iisipin ng partner mo na hindi ka nasisiyahan dun sa ginagawa niya. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is, ano nga ba yung dapat na iniiwasan natin at wag na wag natin gagawin hanggat maaari during pakikipagtalik? Meaning, habang ginagawa ninyo. Habang kayo ay nasa kasagsagan ng sarap. May mga bagay talaga na minsan hindi nating naiiwasan mangyari kapag tayo ay nakikipagtalik. Hindi mo sadya, pero nangyayari. Number one, sneezing or coughing sa mukha ng partner mo. Bumahing or bigla kang umubong sa mukha ng partner mo. Kapag hindi mo mapigilan ito at nababahing ka na or yung tipong mauubo ka, pwede naman tumingin sa kabilang side at huwag kang bumahing sa mukha ng partner mo. Nangyari na ba yan sa inyo? Another thing, being too silent. Yung kahit na anong ginagawa na ng partner mo sa'yo, eh wala ka man lang kare-reaction. Hindi ka nagsasalita, hindi ka nagmumoan, para kang tuod. Iisipin ng partner mo na hindi ka nasisiyahan dun sa ginagawa niya. So, make some noise. Kapag nararamdaman mong masarap talaga yung ginagawa niya sa'yo, eh bigyan mo siya ng konting credit sa pamamagitan ng pag-moan mo. Number three, yung making disapproval faces kapag hindi ka nasa-satisfy nung partner mo. For example, may ginawa siyang hindi maganda sa'yo yung mukha mo, hindi maipinta. So, kapag yung partner nyo ay hindi maganda yung ginawa sa inyo, hindi nyo nagustuhan, say it. Hindi naman psychic yung mga partner natin para malaman nila na hindi mo nagustuhan yun. Huwag na huwag kang gagawa nung mukhang hindi niya magugustuhan kasi mababother yan. Mawawala rin ang gana niyan. Another thing, calling out the wrong name habang nandun kayo sa pleasure. Yung andyan na, malapit ka na, then biglang iba na pangalan yung babanggitin mo. It's totally deal breaker. Another thing, not kissing. Alam nyo ba ang halik? Isa yan sa pinakamahalaga kapag tayo ay nakikipag-make love sa mga partner natin. Kissing is so intimate para i-ignore. Kaya dapat hayaan mo siya kung gusto ka niya halikan. Another thing, being a passive participant. Feeling mo, right, nung partner mo na paligayahin ka niya. At wala ka man lang effort na paligayahin siya. Kung ano yung ginagawa niya, tanggap ka lang ng tanggap. Hindi ka man lang mag-suggest or gumawa ng mga idea mo para sa kanya. So, wag lang bumuka ka. Wag lang humilata. Magtrabaho din para dun sa partner mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, eto mahalaga to. Ikaw yung palagi lang na gusto mong nag-o-orgasm. At pagka natapos ka, wala ka nang pakialam doon sa partner mo. Kasi that is pure selfishness. So, do something about it para ma-reach niya rin yung rurok ng tagumpay. Another thing, faking that you are enjoying sex. Yung tipong pinapakita mo na sarap ka doon sa ginagawa niya. Minsan, na-overreact natin yan at hindi mo maalis na mapapansin talaga yan ng partner mo. Hanggang sasabihin niyang, pinifake mo ba yung sarap na pinapakita mo sa akin? Another thing, hindi mo pinapaalam sa partner mo na meron kang gustong gawin niya sa'yo or meron ka pang gusto na experiment nyo together sa kama. So, kapag may gusto kang explore, sabihin mo sa partner mo para may approval kayo
pareho. Another thing, yung ginagawa sa'yo ng ex mo, ikukumpare mo ngayon dun sa present na kamit love mo. Ginagawa mo pang reference yung ex mo dyan sa mga technique na ginagawa mo. Napaka-unhealthy na comparison yan. At possible na masira mo yung moment na yan. Another thing, wag na wag ninyong minamadali ang foreplay. Foreplay, pagdating sa sex, is very essential. Meaning, mahalaga ito. Minsan, may mga babae pong mas ini-enjoy talaga ang mas mahabang foreplay kesa doon sa pasok agad. So, make sure na enough yung foreplay na ginagawa ninyo sa isa't isa para masabi nyong success talaga yung pag-make love ninyo. Last one, wag na wag ninyong i-avoid yung communication habang kayo ay nagtatali. Meaning, dapat pareho ninyong makuha ang feedback ng isa't isa. Communication will help both of you perfect it. So, mas nagiging masarap yung pagtatalik kapag alam ninyo kung ano yung gusto at ayaw ng bawat isa. Kailan sisige, kailan titigil. Huwag ma-offend kapag kinu-communicate kayo ng mga partner ninyo during sex. Communication is very healthy in any aspect ng buhay natin. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo pong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!